Ano? Medyo pinkish nga siya na may pagkapute kasi gawa sapat lang tingin ko mga kalapatids. Ayan. Ayan lang. Okay na yan. Ganyan. Mga ka-EA support to this video. Ito na nga at kailangan nating mag-recover ng sobrang bilis dahil mayroong ronda. Hindi. Dahil nalalapit na agad ang pinaka-loading natin para sa nalalapit na Piplap Derby, which is tatawid na tayo ng dagat mga kalapatids at magagawin nga ang Bitaw Katbalogan Race. So agad-agad kailangan natin maibalik ang full condition nila kasi hindi na po biro yung pinakalayo at the same time yung agaran na pagkarga ng mga ibon namin papunta nga dyan sa Piplap. So eto, may maganda tayong balita, although na-post ko na dyan sa Facebook page, nag-see you tomorrow ang ating ibon na si Miss Puyo. So meron na ako ibang balak para sa kanya. So mangyayari, nagpo-focus muna tayo sa recovery na itong dalawa. Eto, si Mina to. Makikita nyo naman kung anong kondisyon niya ngayon. Martes pa lang ng umaga. Pero nababalik na natin agad ang kondisyon niya. Mamaya ibibigay kayo mga buong detalye. So disclaimer lang mga kalapatids, hindi po ako veteran. Hindi rin po tayo champion pansir. Meron lang din kasing mga mangilan-ngilan na nagre-request. Eh, mas maganda siguro kung maisabay ko na lang mismo sa vlog kaysa naman yung ipipm ko para at least medyo actual ng bahagya. Ayan mga kalapatids. So dito nung nakaraan or kahapon nga, eh sobrang lungkot na ni Hanzo. Kala mo eh pinagsakloban na siya ng langit at lupa dahil hindi nga naka-uwi nung Linggo. Eh itong si Miss Puyo, eto. So ang update sa akin kahapon ni Nanay, tanghali daw naka-uwi si Miss Puyo galing Matnog, Sorsogon. Ayan. So nakita niya naman may sticker pa siya, hindi ko na muna tatanggalin yung sticker. Tapos nilinis ko na rin yung paa niya kasi nga eh puro putik siya. No, ngayon umaga ko lang siya nilinisan pero kagabi, Monday nga ng gabi pag uwi ko, dun ko pala siya nasimula na ma-recover. So nagbigay ako agad sa kanya ng Salmostop tapos Ideal Pills. Hindi naman ganun kabagsak yung katawan niya. Pero kailangan natin kasi agad na kontrahin yung possible na na-intake niya nung tumukod siya. So nagbigay na ako sa kanya ng ano, parang antibacterial, no? Pangkontra sa Salmonella virus para hindi na siya makahawa if ever. Pero kanina pagtingin ko naman ng dumi, eh maganda naman yung kanyang dumi. Pero yan, pansin nyo, medyo nakatukwat yung ano niya, yung balahibo niya sa may bandang ilong. So ibig sabihin na stress pa rin siya at pagod pa. Pero eto, si Hanzo, tsaka etong si Mina to, saktuhan lang, ayan o. Medyo ganun-ganun pa rin, pero base naman sa mga dumi nila, saka sa pagtuka-tuka nila, eh, mga okay na sila. Pero hindi pa 100%, ha. So, importante kasi mga kalapatid, yung pool na observation sa mga warrior pagkagaling sa karera. So, kahapon, hindi nga ako nakapag-video, nag-focus lang ako sa pag, ano sa kanila, pag observe sa dumi, sa appearance, sa pagkain, etc. etc. So kahapon, nagbigay lang ako sa kanila na Olabs probiotic ng umaga, hinato natin yan sa tubig, tsaka Ideal Pills pa din. So yung Ideal Pills Monday lang yan, tsaka Sunday, arrival, doon ako nagbibigay. Pagdating ng Martes, nag-a-adjust na tayo na ibibigay. So mamaya, meron tayong mix na patoka na ibibigay sa kanila na sana makatulong sa kanila. Pero simula ng first lap, no? Yun na rin talaga yung sistema natin, halos wala naman na tayo talaga totally binago. Adjust na lang, dagdag bawas na lang, depende sa pangangailangan mga kalapatids, no. So yung kagaya ng ibang mga veteran na sinasuggest nila, kung ano yung nasimulan mong sistema, mag-focus ka na lang doon, dagdag bawas na lang. Ayan. So ito nga mga ka-EA. So ngayon magpaparonda tayo, kasama pa rin to sa observation natin. Check natin kung kamusta nga ba yung kanilang kondisyon, kung roronda ba sila. Kahapon Lunes nagparonda ako. Umikot sila, dalawang ikot lang. Wala na, baba na. So sabi ko, mukhang pagod na pagod pa yung mga wire natin. Kaya hindi ko na rin pinilit na itos kahapon. Pero mamaya, magtutos na ako. Pero maising tos lang. Mula sa trabaho ko dyan sa may Fairview, 10 kilometers lang naman yan. Pabalik dito sa San Jose del Monte, Bulacan. A few moments later. EA time check 7:15 a.m. So yun, nagrondahan na yung mga wires natin. Nasaan na sila? Ayun, no? Patak-patak. Ayun. So, pansin ko lang kay Miss Puyo nung pumitik niya mapalabas dito sa Flyer Slope. Walang puwersa. Walang lagatik. So, tama lang talaga yung naiisip ko na plano sa kanya.
na pagpahingahin na muna, pero hindi doon natatapos yung laban niya. So dahil nga nung nakaraan, 'di ba nga nanood tayo ng mga technique tsaka yung mga MacArthur race. Kung napanood niyo yung ginawa nung si underrated ni Ezequiel Lunar, eh nag-ipit na siya ng ibon nung time na 'yon para makakapaglaro pa ng MacArthur. So si Miss Puyo is naka-MacArthur ring natin. So ang plano ko is ganun, no? Iipitin na natin yung nalo, medyo mahaba yung panahon na ipapahinga niya. Pero ibibigay natin yung pwede natin kailangan ibigay sa kanya para hindi siya ma-off o hindi siya mawala sa kondisyon, no? So almost isang kalahating buwan na matitenga si Miss Puyo. Pero yun, at least meron na tayong panlaro na sure. Ang naka-MacArthur ring naman kasi natin dyan, mga kalapatid, si Hanzo tsaka si Miss Puyo na nga lang. Yung iba nating nakaraan na naka-MacArthur ring, meron na tayong nawala eh. So yan, siya na lang yung natitira. So meron na tayong sure na panlaro sa MacArthur. Kung na nagkakamali, gawing match yan. Tama po ba yun? Well, ito na mga kalapatids, yung mix na patoka na ihahalo natin mamaya. Yung magme-mekos-mekos tayo. Ito. So yung typical na ano lang to, na flyer mix, sinaluan ko lang na additional na sa flower, African seed, African lovebird seed, tapos yung kulangot nga ng sawa. Ayan. So hindi na ako nagpapakain ng puro ng kulangot ng sawa. So yung kulangot ng sawa is dog food po. Ito yan. Ayan. Turo naman yan, Idol X mga kina. Ayan. So yung flyer mix na ginagamit ko, kung ano yung tingin yung fit sa inyo, na hiyang kayo, yun ang gamitin nyo. Hindi na ako magsasabi ng brand. Basta malinis. Ayan. Ito yung magmimikos-mikos tayo mamaya ng konti ng patungan nila. Ayan. Siguro itong mix ko na naiwan dito, abot pa to hanggang last lap na to. Marami-rami pa naman eh. Ayan o. Itong mix na to, ginagamit ko lang pagka on-season ng derby, ng karera. Pero pag off-season, hindi na ako nagmimix ng ganito. Ordinaryong patukalan tayo mga kalapatids. So Tuesday na nga ngayon ng umaga. So ito yung gagawin natin na routine. Ayan. Nanda ako na to para makita niya mga kalapatids. Ayan. So meron tayo ditong, tama kayo, Super Saiyan. Pero itong Super Saiyan, hindi siya yung typical na Super Saiyan kasi dinagdagan ko pa to ng Pico Trim at saka ng Pink Mineral na additional. So meron na ako dati nire-resell na ganito. So may natira ako na isang balot. So sabi ko ako na lang gagamit. Pero hindi ako araw-araw magbibigay nito. Once a week lang. Okay. Tapos nagsimula lang ako magbigay sa kanila nito nung siguro mga 2 laps na lang start na ng derby para masanay na sa sistema nila yung gano'ng sistema ko. Ayan, tapos yung mix natin ng patoka, malinis sa lalagyan. Ito, stag developer, medyo mag-a-adjust tayo ng konti, gagaya nga sabi ko sa inyo, adjust tayo pagkakailangan, dagdag bawas lang. So usually kasi umaga ito binibigay, pero dahil mayroon nga tayong gagawin na mix, so may skip muna siya na isang araw na umaga, possible bukas ko na siya gagawin na pang umaga na pagkain. Pero pwede pa rin ako magpa-snack sa kanila nito na mga bandang alas 10. Iiwan ko na lang, magbababad na lang ako dun sa pinaka-flyers lock natin. So ito yung stag developer, tip sa atin yan ni Comparing Dabarkads. Tapos ito yung mix na hahalo natin. Yung binder na gagawin ko sa kanila is yung red cell na. Okay, yung tamang ano lang, tamang timpla lang ng red cell, yung tipong kumapit lang yung ibabind natin. Kasi importante na kumapit to eh. Okay. Teeds, yung mix natin, ayan no. So yung typical na flyer mix lang to, meron lang, nag-add lang tayo na sa flower, kulangot na sawa, tsaka African seed, yun, African lovebird seed. May mga small seed na dyan, may big, may mga malalaking seed na rin, ayan. Yung tamang pang umagang kain lang para at least hindi masayang yung pinakagagawin natin na mix sa kanila. Yan, disclaimer lang ha, pwede nyo itong gayahin, pwedeng hindi. Ayan, ito yung sistema na ginagawa ko pagka nagre-recover na tayo ng ibon. Tsaka noong during 2 weeks bago mag-derby, nagsisimula na ako magbigay sa kanila ng gantong klaseng mix ng patoka ko. Ayan. Tapos, ayan, red cell. Red cell, not sponsored. Okay ha? So, personal, binibili natin to. Kasama to sa mga budget na inaano natin. Ayan, tingin ko tama na to. Ayan. Mekos-mekos lang. Pag tingin nyo, medyo kumikintab na halos majority ng patoka, pwede nyo na yung stop sa paghalo. Tapos sa kanyo, imimekos naman yung binigay ko na mix. Yung ginawa ko, mix na Super Saiyan na may halong Pico Trim tsaka Pink Mineral pa.
So ito Tuesday or Wednesday routine ko. Nag-adjust na ako ngayon kasi nga maaga yung loading namin, Webes. So ito yung pinaka ano natin, ayan oh. Medyo pinkish nga siya na may pagkapute kasi gawa nga ng may picot rin yan tsaka pink mineral. Ayan, yung tama lang, yung sapat lang tingin ko mga kalapatids. Ayan. Ganyan lang. Okay na yan. Ganyan lang yung ating ano, timpla. Ayan. Kasi may mekos-mekos mo lang din. Ayan, mekos-mekos lang. More on ano tayo dito eh. More on vitamins. Hindi na ako masyado nagbibigay ng pinaka-energy booster nila. Usually, ang pang... iba, nagbibigay pa ng mga maraming supplement. Pero depende nga yan, hiyangan lang yan eh. Pero para sa akin kasi nag-adjust na nga tayo ng sistema. May mga bago tayong mga in-apply. Which is effective naman. Di ba? Yun nga lang, hindi accurate tayo ngayon. Hindi ko masasabing accurate yung lipad natin. Siguro nasa 75 to 80% lang yung accuracy ng lipad. Although since nung day 1 ng first lap hanggang ngayon, wala pa tayong nawawala na ibon. Yun nga lang, may mga nag-cut-off na rin. Meron na rin nag-see you tomorrow. Pero importante, meron tayong nag-iisang live, which is si Hanzo nga yun. At umaasa tayo na magtuloy-tuloy yung magandang lipad niya. No? Especially ito na lalapit na huling dalawang lap. Kalbayog, Akat Balogan, o tapos yung kasunod, either Tacloban niya o Javier Leyte. Tama po ba yun? Nagpasukan na yung mga wires natin. So, maiksilan talaga yung nironda nila ngayon. No? So, normal naman yun. Kasi nga, kung ikaw naman, pagod ka na sa mahabang karera, tapos maglo-lo-apply ka pa ba, di ba? So, indikasyon niya na talagang pagod sila. Pero meron pa naman tayo nalalabi na dalawang araw pa. Webes pa naman yung pinaka-loading ngayon sila. Ibabaw. So, ito na nga yung mix na ginawa natin kani-kanina lang. So, gaya ng paulit-ulit na sinasabi ko, disclaimer, hindi po ako veteran na nag-iibon. Ayan. So, ito request lang ng mga kasabayan kong mga newbie. Ayan. So, nagkakainan naman sila. Kinakain naman nila yung prinipera ko na pagkain sa kanila. Kasi nga, sanay na sila dyan. Ayan. Yahoo! Asa na si Miss Poyo? Ito si Miss Poyo, nakakain na siya. Lalo na si Hanzo. Ayan o, oh, napakahitik sa kain. Si Mina to. Ayan, si Mina to. Ito si Mina to. Ayan. So, maganda indikasyon na pag once na kumakain ng ibon, masigla sila. Siyempre, dyan sila lahat kumukuha ng, ano, ng nutrisyon nila, ng lakas, para makabawi sila. So, yun. So, yun lang yung routine natin for today's vlog, mga kalapatid. Sana nakatulong. Then, yun sa mga gusto mong mag-absorb ng ating sistema, pwede naman. Okay. Tapos bukas, balik na tayo sa routine natin yung kabila na umaga isang developer. Hapon na yung gantong patoka. Ayan. Ayan. So, dito ko na nga tatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag aalimutan mag-like, comment, and share. At mag-subscribe. So, ang tubig naman nila dun sa mga nagtatanong, medyo nabitin pala. Plain water lang sila ngayon, mga kalapatids. Plain water lang muna. Buong maghapon na yon. Tapos, toss tayo mamaya around 10 o'clock. Pabalik nga dito sa Bulacan. Okay?